Magandang araw po sa inyo lahat at eto na naman, it's the afternoon at magkakapihan lang po tayo. Eto na nga, pag-usapan po natin tong issue patungkol ho dito sa mga general na nagsalita na ho. At talaga nga namang meron nun silang matinding dineklera. Yan po ay gera. Nako, ano kaya itong gera nito? Medyo malupit po ito. Ito ho, ipapakita natin yung manifesto na yan. Ayan, yan yung manifesto na yan. Pakita natin yan, ha. At yan po ay pirmado ng mga opisyal. Retire at saka I think yung iba active pa eh. Hindi natin na, kasi iba walang nakasulat na retired. So hindi natin alam, ha. Basta nandyan po ang lahat ng kanilang pangalan. At meron po silang dineklera dito. Naku po, ano kaya ito? Naku. Matindi ito. Ha? Breaking news nga, ika nga. Malupit ito. Pero baka naman sabihin ninyo, hindi tunay yan. So tayo po ay nag-research din. Kasi alam mo naman tayo, si Banatbay, mga banateros, di basta-basta naniniwala yan. Baka mamaya, alam mo na, chika-chika dyan sa tabi-tabi. Hindi tayo mahilig sa Marites, ha? O kaya tiningnan nun natin, ayan po. Ay, papakita ho natin. Ayan, lumabas na rin po yan sa Philippine Star. At sinulat po yan ni isang batikang kolumnista na si Jarius Bondoc, si Mr. Jarius Bondoc. Ayan po, ha. At ayan nga ho yung manifesto na yan. Oh. Ayan. Babasahin natin yan. Isa-isay natin yan, mga kababayan. Hindi po palalagpasin ng mga banateros ito. Oh, ayan po, ha. At yan din po, ay pinost niya sa kanyang Facebook account. Ayan po, si Jarius Bondoc. Ayan po, oh, pinost niya po yan sa kanyang Facebook account. Oh, ayan. Okay, tanyo, grabe. Oh. Oh. Tapos, yan din po ay shinare po ni Ginoong, si Ginoong dating Director General ng NICA na si Alex Paul Montiagudo. Ayan, nakasulat po dyan. Nasa baba, papakita natin yan. Ayan. So, verified po, ibig sabihin yan. Senior po niya yan eh. Saya verified po itong impormasyon na ito. Ito hong generals blame floods on corruption. Declare war against perpetrators. Sabi ko naman sa inyo eh. Sabi ko sa inyo mga kababayan, diyan magigising ang ating mga kababayan, ang ating mga general, ang mga retired general at iba pang mga profesional. Diyan po, kasi yung ibang mga kwento, totoo yun. Totoo yung mga kwento na yun, ha, linawi natin. Yung mga issue patungkol kay Ferdinand Marcos at ang kanyang asawa, totoo naman yung mga yan. Ha, sa tingin ko, yung issue na yan, totoo yan. Pero, siyempre, ang tanong dyan, ano ba yung epekto? Yun ang importante nating malaman eh. Yung epekto nung kwento na yun. Yung pong katotohanan na yun. Kasi kung yung kwento lang, maaring ilusot nung mga, alam mo na, yung mga sarado isip, yung mga lalong-lalo na yung mga bayarang ensimada vlogger, ilulusot lang nila yan. Ano yan? Noon pa naman yan. Tapos na yan. Nakaraan na yan. Di ba? Tapos siniraan pa yung whistleblower. So sa kanila, alam mo yon, may lusot sila. Oh, pinapalusutan nila yan. Pero yung epekto kasi, ang napaka-importanting tignan. Ano ba ang epekto nung akusasyon na yon? Alam naman na po natin kung ano yung akusasyon ni Cathy. Di ba? Alam na ho natin yan. Hindi na natin kailangan ulit-ulitin yan dito. Alam na ho natin. Sa katunayan, sinabi na ni Pangulong Duterte yan nun. Ngayon, ang tanong, ano bang epekto niyan? At ito ang isa sa mga epekto nun. Ang matinding korupsyon. Naku po, patay tayo dyan. Ipapakita ho natin, babasahin na ho natin. Pero punta tayo dun sa manifesto mismo. Kasi doon na maganda ang pagkasulat. At ayan, oh, ayan. Oh. We concerned retired military officers and men, concerned citizen and advocate for transparency and accountability, stand together in our call to end the pervasive corruption that plagues the distribution usage of flood controls in the country. Sa madaling salita, iyan po talaga yung pinaninindigan nila. Yung corruption sa flood control.
Ba, sabi ko naman sa inyo, ang laki ng kinalaman ng kamera dyan. Yung mga mambubutas natin. Yung butas ng kalsada para may pagawa. Kaya mambubutas yung mga yan. Eh. Despite, sabi nga dito, despite trillions of pesos being committed for flood control projects, the 5,500, naku, patay tayo dyan. Ayan na yung 5,500. Boasted by President Ferdinand Marcos during the SONA. Naku, naku. Parang gusto ko munang uminom ng kape bago ipagpatuloy ito. Oh, sandali, ah, sandali. Ayan. Our country still lack adequate flood protection. Disparity raises serious suspicions and financial mismanagement and embezzlement. Corruption in flood control. Nako, nako, malupit to, malupit. Number one, kickbacks and bribery. Contractors are frequently forced to pay large upfront fees to secure project. Usually kasi bago muna bibigay muna ng advance yan eh. Alam mo naman yan. Yung mga contractor, kailangan magbigay muna ng advance to secure projects resulting in higher project cost. Siyempre, yung binigay nilang kickback at bribery. Alam na natin, sino yung mga mag-aaproba? DPWS at yung congressman. Sino ba nga uli yung pinuno ng ano dyan? Ng budget ng Congress? Sino nga ba uli yung pinuno dyan? Oh. Number two, ghost project. Naku, pati pala si Casper, the friendly ghost. May sariling proyekto. Sabagay, bata-bata pa siya eh. Kaya may sariling proyekto yan. Ha. Funds are allocated to projects that are never completed. Nako, ito pa masama. Or do not exist. Resulting in enormous ano to? Financial losses and unresolved flood concerns. Ano daw ginagawa? Tinabunan ng lupa. Pare, oh, sisimulan na namin. Imbitahan ng ang mga congressman, imbitahan ng mga opisyal. Ang presidente, imbitahan magkaroon ng ribbon cutting. Umpisa na natin. Oh, inumpisa niya. Tinabunan ng lupa. Oh, tapos na, seremonya. Uwi na kay lahat, uwi. Oh, tutuloy pa ba natin to, Kong? Ah, tanong kaagad nung ano dun, nung contractor. Tutuloy pa ba natin to, Kong? Ituloy mo dito sa bulsa ko. Eh, sa bulsa ko, ituloy mo. Huwag na dyan. Diba? Mga hindot talaga. Diba? Substandard work. Due to unethical technique, some projects are completed with subpar materials and workmanship. Ano ibig sabihin ng substandard? Simpleng-simple lang, dapat lupa ang nilagay. Ang inilagay eh. Basura. O di kaya yung, di ba marami yan, di lang naman flood control project yan, pati yung mga rakneting. Instead na sinimento, dinamihan ng buhangin para mas tipid. Naalala ko tuloy yung kabataan natin, ginagawa yung mga bahay-bahay, di ba? So, sasabihin ng karpintero, ma'am, ganito po gastos niyan, sir. Bakit naman na mahal? Sabi naman, pwede naman magmura yan. Ah, ganun ba? Dito sa isa mura. Pero pagka bumagyo, lumindol, dadagan ng kanyan. O kasi nga, substandard ang ginamit. Substandard ang trabaho. O ito pa, ito pa. Naku. Matindi to. Nepotism. Favoritism. Political relationship frequently take precedence over merit in project. Naku, parang alam ko yan. Yan ba yung ano, yung hari ng contractor sa kamera? Sino ba nga uli yun? Ayoko nang banggitin. Baka madali na naman tayo. Paki-comment na lang sa baba. Kung sino yung hari ng contractor sa kamera?
I-comment nyo dyan. Ito. Ari ito ng contractor. Na-involve pa nga ito sa matinding issue. Matinding kaso. Dyan sa laptop na yan. Patay tayo dyan. Kinasuhan daw, oh. Involved daw. Di umano. Allegedly. Ha? Kinasuhan daw tong animal na to. Di ko alam, ha? yung kinasuhan yung contractor. Nako. Eh binanggit nga ng ano, ng nako. Ayoko na lang. Pero binanggit nga ito ni alam ko ito ay nabanggit ni Villanueva, ni Senator Villanueva at saka ng isa pang matikas na opisyal ng ating pamahalaan noon na si Magalong, di ba? Yung ganitong tindi ng corruption. May nepotism and favoritism. Parang ano yan eh. Naalala ko tuloy. Ito naalala ko lang. It reminds me of this very, very, very anomalous project. That! Patay tayo dyan. Umatornitor yun tayo. That! This project was involved in very, very scandalous corruption in Makati that resulted to this basta this na nag-result sa paghahatol sa isang opisyal na bawal na uli siyang tumakbo. Kilala niyo kung sino yon? Isipin niya, yung contractor ng Makati na yon. Ay, Makati nabanggit na tuloy. Alam naman natin. Ganito kami sa Makati, ganun. Yeah. Yung Makati na yon, yung matinding issue doon. Na? Yun pa ang ginamit para nga naman na gawin yung proyekto sa Senado. Mantakin mo, involved na nga yun sa issue doon sa Makati, yun pa ang ginamit doon sa new building na naglumobo-lobo na sa gastos. Naku, lupit talaga. Naku. Matindi. So, talagang totoo itong sinasabi. Oh, we want quick and firm action. Yun na sinabi. Pero bago yan, sabi dito, billion set up for, ano to? Flood prevention yearly are slipping into the wallets of corrupt. Eh, di ba? Ano nga ba? Magkano nga ba? Oh, para lang sa kaalaman natin, magkano ho ba ang ginagastos ng gobyernong ito sa project, kung maaalala ninyo? Hindi po ako nagsabi nito. Ang nagsabi po nito, walang iba kung hindi si Senator Villanueva. Ano ho daw yung magkano daw ho ba ang ginagastos sa lintik na project na yan? Kada araw? O, kung maaalala ninyo. Ha, magkano? Hinahanap ko dito, hindi ko makita. Pero matindi yun eh. Billion yung kada araw. Naalala ko yun, billion kada araw. I-komento nyo nga dyan yung magkano yung binabayad ng ating gobyerno kada araw para sa flood control project na nasa kathang isip lamang ng mga mamamayang Pilipino dahil wala naman nangyayari. Magkano yun? Ako, hindi ko makita dito, pero nandito yun eh. Wait lang, mahanap natin yun. Nandito yun, binanggit yun ni Senator Villanueva, yung matinding flood control project na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. O, di comment nyo na lang dyan. Anyway, magaling naman kayo. Pero kada araw, bilyon ang ginagastos ng gobyerno para lamang po doon sa matinding flood control project na yun. O. Ito yung balita na yun. Eh. Mama, matindi yan. Gumulong na ang pagdinig. Ayan. Ang Senado kaugnay ng matinding pagbaha na naranasan sa Metro Manila kamakailan. Inamin naman ng Department of Public Works and Highways na hindi integrated ang mga flood control projects. At simula 2023 ay hindi na pinaglaanan ng pondo ng gobyerno ang pagtatayo ng mga malalaking proyekto. Ayan, no. Diba? Sa Metro Manila, ayan siya ng gobyerno.
Kasi hindi na dapat pinag-uusapan ang paghupa. Dapat ang pinag-uusapan yun. Yung hindi na magbabaha. Yun eh. Eh wala eh, 'di ba? Eh, alam naman natin na ito. Salita, ayan. And then you look at outside the Senate, wala na yung Manila Bay, Manila Sands na. Ako po ay nangangamba. Ay, ayoko yan. Medyo bumalimbing yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Ayan. Yung project na yan, oh. Di ba? Tindi. Billion-billion. Billion-billion, no, ang ginastos ng gobyerno dyan. And yet, matindi ho talaga. Oh, ito pa. Oh, the end of, ayan. Oh, wait lang. Sandali, nawala. Nandyan. Easy. Kakakapi mo yan, eh. Oh, ayan. Oh, ito daw, we want quick and firm action. The impartial investigation, the complete transparency, protect whistleblower from retaliation. O, yung mga magwi-whistleblower daw, yung magsusumbong, dapat dito ilagay yung reward eh. Instead na kay Pastor Kibuloy, bigyan ng reward ng 10 million, ituro nyo lang kung sino yung involved dyan sa DPWH at sa kamera. Kung sino yung kumita, 'di ba? Halimbawa, ikaw yung middleman. Kumita ka ng halimbawa, magkano kita mo? Oh, 3 million sa iyo. 5 million sa iyo. Ha? Tapos doon sa congressman, mga 15 million ganun. Oh, mababa pa siguro 'yun, 50 million, ha, ganyan. Oh. Eh bigyan natin ng reward yung magsasabi. Sabihin mo lang. Magpakita ka lang ng picture, video na si congressman tumatanggap ng ganito o kaya nag-deposit ka ng ganito kalaki. Ikaw ay magkakaroon ng same na natanggap niya. Patay tayo dun. Mare, nakatanggap si congressman ng 15 million o 20 million. Tapos, ikaw ay nag-deposit sa kanya. Makikita naman yun sa deposit slip eh. Oh. Tapos, tutumbasan yun. Diba? Ang ganda nun, diba? Tama, mali. Ang ganun. Tapos magkakaalaman, ibig sabihin, etong congressman na to, kumita to ng ganito kalaki. Etong DPWH director na to, di natin alam, kumita ng ganito. O kaya yung official na to. O di kaya etong si secretary. No. Di ko sinasabing DPW secretary. Ha? Sinasabi ko lang secretary. Yung mga malalapit kay Mr. President. Yung dikit ng dikit, yung bulong ng bulong, gumaganon-ganon. Malay mo, yun ang taga-bulong. Mr. President, meron tayong andito. Meron tayong flood control project dito. Kaibigan ko to. Atin to, sir. Medyo meron tayo dito. Ano tayo, hati tayo. Tagabulong hati daw. Pero sa totoo lang, hindi naman hati. Yeah. Hati. Ating kapatid tayo dito. Ang kinita doon sa Corruption 50, ibinigay doon sa presidente, 5,000. 5 lang. Di ko ano, ito kwento lang naman ha. Hindi ko sinasabing nangyari to ha. Linawin natin, hindi ko sinasabing nangyari to ha. Kwento lang to, kwentong ano lang to. Kwentong bururot lang. Halimbawa lang. Kasi minsan yung mga bumubulong-bulong. Si Secretary Bulong, kilala niyo yun? Malay mo yan ang binubulong niya, di ba? Na, uy! Sir, payagan nyo na ito. Kasi tatakbo ko senador. Kailangan ko ng limpak-limpak na salapit. Anyway, pag naging senador naman ako, magiging tuta mo ko eh. Pag sinabi mong sit. Pag sinabi mong stand. Kung gusto mo, play dead. Tuta mo ko. Sayo ko, sir. Bata mo ko. Ah, ganun ba? O basta, meron tayong pang ano dyan, ha? Ay, ano yan? Wala ko sinabi.
I-comment nyo na lang. I-comment nyo na lang. Lahat na lang i-comment, no? Eh, ganyan kalakaran eh. Mahirap talaga pagka sustentuhan mo yung ano mo, bisyo mo. Oh, hindi naman masama ang bisyo. Bakit? Si Senator Bongo may bisyo din. Bisyo o magserbisyo. Hindi lahat ng bisyo masama. Oh, ito ha. Oh, ayan ha. Ayan oh, ayan mga yan oh. Oh, ha. Ayan po ang lahat ng mga nag-sign ng petition na ito na maging transparent na, itigil na po yung kickback, ghost project, substandard work, and they declared war. Ika nga dito, sabi nga ng manifesto na ito at sa balita na ito. Baka sabihin nyo, ginagamit ko lang yung balita na ano, yung salitang declared war. Hindi po ako nagsabi niyan. Ayan o, oh, ayan. General blames flood on corruption, declare war against perpetrators. So, alam nyo, nagigising-gising na yung ating mga kababayan. Ito nga yung issue paulit-ulit natin sinasabi. Ang issue kasi ay yung dama ng ating kababayan. Importante ko kasi yun. Yung issue na, alam mo, kasi dito, walang kulay dito eh. Walang pula, walang dilaw, walang pink, walang berde, wala dito. Walang political color ang baha. Ang baha, hindi naman yan tatanungin sa'yo. Tansu ka ba? Babahain kita. Pinili mong presidente. Ba? Ay, ikaw. Duterte supporter ka? Ah, hindi kita babahain. Ah, kasi Duterte ka eh. Walang ganun. Yung baha, kahit sino babahain. Di ba? Ah, kaya ibig sabihin po nun, lahat po apektado ng baha. Mapaano mang kulay. Kaya mga kababayan, napaka-importanting maunawaan natin to. Ito ang issue na dapat nating ipagpatuloy na ipaglaban para sa bayan. Dahil dito, apektado hindi lamang po ang ating sarili, pati yung ating pamilya. Bakit duka nyo? Marami sa ating kababayan na tinatawag natin isang kahik, isang tuka. Marami sa ating kababayan, pag pumasok, dun lang sumasahod. Eh buti pa yung iba nakakumukuyakoy lang. Sa bahay nila. Kukuyakoy lang sila. Gano'n sila. Oy, kikita na sila kasi mga boss sila. Eh paano yung mga kababayan natin, which is yun ang karamihan, na kung hindi sila nagtrabaho, wala silang sahod. Pag bumagyo, o di kaya bumahing ang langit, gaganon lang yun. Baha na kagad, hindi na sila makakapasok. Hindi na sila makakasahod. O, eh minsan, iba naman, kabaligtaran. Bumahan at lahat. Lumumbog na. Yung bahay nila, lumubog na, pati yung department store. Pero dahil malupit yung may-ari, pumasok kayo. Bakit? Tanggalin nyo yung baha sa loob ng department store. Minsan may mga ganong malulupit eh, ang mga amo, kahit bumabaha. Bakit? Elementarya ba kayo? Para i-cancel ang trabaho? Hindi, kasi minsan nagtataka ako eh, di ba? O, cancel ang elementary at high school. Bakit? Pag elementary, high school, nababaha. Pag college, pwedeng lumangoy sa baha. Pagka worker ka o empleyado ka, pwede ka lumangoy. Pwede ka mong inumin yung tubig ng baha habang inihian ng daga. Ganun ba yun? Hindi, minsan may mga ganun eh, di ba? Walang patawad. Kaya nga, apektado lahat tayong mamamayan dito sa nangyayari na ito. Kaya pag-usapan ho natin itong maigi. Na alam nyo, nagagalit na ho. Marami nang nagagalit sa mga general. Mga retired at ila pang sabi mga dito, mga advocates patungkulo dito sa corruption na alam nyo, talamak na. Noong panahon ni Pangulo Duterte, walang ganito. Hindi, tanungin ko kayo, may nakita kayong ganito? As a matter of fact! Diba? As a matter of fact! Matindi ho yung pagka may corrupt, di ba? Whip of corruption lang. Sibak ka. Kahit nga ano eh. Di ba? Kahit nga ho yung simpleng may marinig lang si Pangulong Duterte, sibak ka eh. Eh ngayon, wak na. As in, ay meron.
And let's not talk about it. Let's not talk about it. What is important now is giving relief. Let's not talk about it. It's, you know, it's... Para may internet, ano? Nag-lag. Lag ka? Naglalag? Naglalag? Baka pag ipligo dito, yung sabihin ng mga nanonood. Lag ka, banat ba? Sira na naman internet mo. Bakit ganun? Ewan ko. Eh, kayo kasi. Hindi kayo na kayo nagipagulong Duterte. Tigis ng ulo ninyo. Pero gayon pa man. It's about time. It's about time to ano mo yun? To wake up on this call against corruption. Sana ho, mga kababayan, ikalat ho natin tong video na ito para maunawaan ng iba. Uy, hindi ito issue ng Duterte Marcos. Hindi ho. Hindi ho ito. Ito'y issue ng concern ang bawat opisyal. Okay? Bakit ito dinidiscuss? Kasi 2025 na naman. Magkakaroon na naman tayo ng eleksyon. Eleksyon doon sa mga congressman. Nagbaha ba sa lugar ninyo? Gantihan nyo yung congressman. Huwag nyo iboto uli. Yung mga... Kasi yan o yung mga pasimuno ng flood control project na yan. At the same time, yung DPWH, gising-gisingin natin. Mukha tutulog-tulog. Baka nasa resort pa. Nag-mimiming. Baka nagsiswimming pa yon. Sabi niya, ang sarap mag-swimming dito sa resort na to. Tingnan natin. Bahain natin ng Metro Manila para magkaroon ng swimming pool ang ating mga kababayan. Gising-gisingin natin tong DPWH natin, ha? Oh, paano yan? Ako hanggang dito na lang po muna. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita uli tayo sa susunod nating Breaking News and Live. Yan ang Banateros, Banateros ng ordinaryo Pilipino, Banateros ay walang